May mga ibang nagtatanong kung bakit daw tayo nagbibisikleta. Bakit daw natin natitiis na pumadyak ng mahabang oras, gayong nakakapagod daw ito? Paano raw natin nagagawang pumadyak sa malalayong lugar na minsan inaabot pa nga ng daang kilometro? Bakit daw kahit inaabutan tayo ng malalakas na ulan sa daan at matinding sikat ng araw, ay paulit-ulit daw natin ginagawa ang pagbibisikleta? Sa video kong ito ay nais kong ibahagi ang magagandang bagay na dulot ng pagbibisikleta base sa aking karanasan. Pero bago yan, kung bago ka palang napadpad dito sa channel ko, pakilike at pakisubscribe muna itong channel natin. Pakipindot mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video na kagaya nito. One of the best modes of transportation, according to expert. Isa na nga ang pagbibisikleta sa pinakapopular na mukha ng transportasyon sa iba't ibang panig ng mundo, partikular na dito sa Pilipinas, simula nang pumutok ang pandemya. Hindi mo na kailangan ng lisensya, ng rehistro o ng gasolina. At sa bawat biyahe mo, iwas traffic ka pa. At ang kagandahan pa ay hindi ito nagdudulot ng ingay at polusyon. To achieve your goal. Bawat lugar nga na narating mo sa pamamagitan ng pagpadyak ay maituturing na isang natupad na layunin. Sapagkat hindi nga biro ang mga napagdaanan mo bago ka nakarating sa tuktok nito. At sino ngang mag-aakala na kung ang mga lugar na dati ay pinapangarap mo lang, nagagawa mo ng marating at nagiging abot-tanaw mo na sa pamamagitan ng pagbibisikleta. To keeps you away from bad habits. Hindi lamang isang simple o pangkaraniwang libangan ang pagbibisikleta. Sapagkat kapag nahumalingan mo ito, ay maaari ka nitong sagipin o iiwas sa mga masasamang bisyo tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at iba pa na maaaring makasira ng hindi lamang ng kalusugan mo kundi ng kinabukasan mo. Health and mental benefits of cycling. Isa nga ang pagbibisikleta sa pinaka-alternatibong paraan sa mabilis na pagbabawas ng timbang. Ayon nga sa mga eksperto, ang pagbibisikleta ng 2 hanggang 5 oras o higit pa ay maraming calories at fats ang nasusunog sa ating katawan. Kasabay nito, kailangan din nating magkaroon ng disiplina sa pagkain o yung healthy diet. Kailangan ay mas marami yung nasusunog na calories kaysa yung ipinapasok natin sa ating katawan. Napapalakas din ng pagbibisikleta ang ating stamina at ang ating enerhiya. Gayon na rin ang ating cardiovascular system na nagpapababa ng tsansa ng pagkakaroon ng heart disease o ng sakit sa puso. Dahil sa ting pumapadyak tayo at bumibilis ang ating heartbeat, ay nagagawa nitong palusugin ang muscle ng ating puso na nagre-resulta ng regular at maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Kasabay din ito ay nagiging malusog din ang ating baga o ang ating lungs. At maaari nating maiwasan ang ilang karamdaman tulad ng tuberculosis at iba pa. Nakapagpapababa rin ng tsansa ng pagkakaroon ng diabetes. Dahil sa tuwing tayo ay pinapawisan, ay nailalabas natin ang mga dumi at toxins na hindi kailangan ng ating katawan. GERD, acid reflux, anxiety disorder, depression, stress. Alam nyo ba na ayon sa mga eksperto, ay isa sa pinakamabisang paraan upang maibsan ng mga ito ay ang pagbibisikleta. Lumalabas kasi sa pag-aaral na kapag tayo ay nagbibisikleta, ay nare-relax ang ating isipan, ang ating katawan, gayon na rin ang ating damdamin. Magkakaroon tayo ng mga bagong kakilala. Nakakapunta tayo sa mga lugar na dati ay hindi natin napupuntahan, na nagiging dahilan upang tayo ay maging masaya. So kung umalis tayo ng bahay na mabigat ang ating pakiramdam, pag umuwi tayo ay okay na. Meron ng mga ngiti sa ating mga labi at sa ating mga mata. Ang totoo ay hindi ko rin hilig ang pagbibisikleta dati at hindi ko akalain na makakahiligan ko ito. Simula lang nang pumutok ang pandemya, at dumating sa point na halos wala kang masakyan dahil sa lockdown,
Kung meron man ay sobrang mahal ng pamasahe, kaya naisipan kong magpundar nito. At na-realize ko na sobrang dami pala na pwedeng paggamitan ng bisikleta. Isang halimbawa ay magagamit mo ito sa pagpasok sa iyong trabaho. Nakapag-exercise ka na, ay nakatipid ka pa sa pamasahe. Pwede mo ring magamit ang bisikleta sa pamamasyal, sa pag-a-apply ng trabaho, sa pamamalengke at iba pa. Ang totoo ay naging inspirado rin ako simula nung nagkaroon ako ng bisikleta. At kapag walang pasok sa trabaho, ay mas pinipili kong mag-ride kaysa magmukmuk sa bahay. Ang laking pakinabang, di ba? Hindi po tayo nag-aral ng medisina at hindi tayo eksperto pagdating sa pagbibigay ng mga tips tungkol sa pagpapabayat at iba pa. Lahat ng aking nabanggit sa video kong ito ay base lamang sa aking karanasan at sa ginawa nating pagsasaliksik. Shoutout nga pala sa Nicolas family dyan sa San Miguel, Bulacan. Shoutout kay Insan Amang, kay Ate Ellen, kay Jopay, kay Alisa, kay Baste. At shoutout kay Insan Boy, kay Ate Lorena, kay Carl, kay Insan Chito, kay Ate B. At sa lahat ng relatives ko dyan sa San Miguel, Bulacan. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout din sa Palad family dyan sa Sibul, kay Kuya Mang, kay Ate Ason, at kay Pel. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout din kay Brian Arnold Eugenio dyan sa Sacramento, California, kay Ricky Sharot, kay Jesus Bugtong, kay Jonathan Libres, kay Obet Delicina, at shoutout kay Romy Aberto dyan sa San Pablo City, Laguna. Kay Jan Sherwin Alba, at shoutout sa lahat ng kaibigan nating driver dyan. Shoutout kay Aisa Manalo, kay Kuya Dexter TV, kay Noisa Twito, kay Karding Songkit, at syempre kay Mamean.